Bakit patuloy lumalala ang sakit mo kahit marami ka ng iniinom na gamot? May diabetes ka ba? Meron ka bang high blood pressure? Mataas ba yung cholesterol mo? Meron ka bang mataas na uric acid? Meron ka bang gout? Fatty liver? Meron ka na rin bang cancer? O kaya ang pamilya mo, malakas ang cancer history? Meron ka bang PCOS? Ikaw ba'y nahihirapan na sa mga allergies mo? Meron ka bang GERD? Kailangan makinig ka dito dahil maraming mga tao ang hindi may alam na ang sagot sa katanungan ng bakit lumalala ang sakit ng mga ito kahit may iniinom na gamot ay dahil po sa tatlong bagay. Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor. Tumutulong po ako sa mga kababayan natin. Worldwide na po ito. Napakarami ng natulungan ng plataforma natin. At lahat ng mga resources ko po, pamamaraan ng pagtulong, matatagpuan. Nandyan sa YouTube, meron tayong channel. Nandito sa aking website, levelupwithdriris.com. Andyan yung libreng food guide na ating pag-uusapan ngayon. At meron din tayong grupo. Ito po yung grupo natin. Join po kayo dyan para sa gabay. Yan po yung mga pamamaraan nating pagtulong kasama ng ating libreng mga broadcasts. Pwede kayo magtanong sa akin, sinasagot ko, at mga libreng Zoom. Kung interesado, para mapabilang na sa libu-libong taong gumaling na po sa mga sakit, yung iba wala ng gamot ha. Natanggal talaga yung mga gamot na iniinom. Minsan pa dekada-dekada nang nag-i-insulin for diabetes, nawala na rin ng gamot. Paano nangyari yan? Dahil po sa pag-uusapan natin ngayon. Tatlong dahilan kung bakit patuloy na lumalala ang sakit mo kahit umiinom ka ng gamot. Unang dahilan, mali yung advice na naibigay sa'yo. Kapag nagkasakit ka, pupunta ka sa doktor. Anong sasabihin ng doktor? Ito ang reseta, inumin mo tong gamot na to. Pagdating sa usapin ng lifestyle-related medical conditions, konti lang ang doktor na magtsatsagang magsabi sa'yo na kailangan yung sakit mo, tutugunan mo doon sa pinaka-root cause, sa pinaka-sanhi. Hindi yung, eto na, itong reseta mo, tapalan lang natin ang tapalan yung mga sintomas mo. Kaya po hindi kayo gumagaling kasi yung gamot na iniinim ninyo, hindi talaga niyan tinutukoy yung pinakadahilan kung bakit po kayo may sakit. Hindi po natin pwedeng tapalan lang yung ating mga sintomas. Pagdating sa lifestyle-related medical conditions, kailangang maintindihan ang pinaka-common pathology dyan ay sobra-sobrang stimulation, sobra-sobrang pagpapagana sa hormone na tinatawag nating insulin. Yan ang common sa lahat. Sa diabetes, sa high blood, sa high cholesterol, dyan sa mataas na uric acid, dyan sa PCOS, kahit pa nga sa cancer, yan ang common. Bakit nangyayari yan, Doc? Bakit nangyayari ang sobra-sobrang paggana ng hormone na insulin? Ay dahil po yan sa kinakain natin. Kaya nga po, meron tayong food guide. Ito pong food guide natin, dito natin matatagpuan ang mga pagkain na dapat nating kainin dahil hindi niya masyado pinapagana yung hormone na insulin. Dito sa go and pause sections ng ating food guide, dyan tayo pipili. Napakarami niyan. Hindi ko po gustong marinig sa inyo na ano nalang kakainin namin, ang daming bawal. Hindi po totoo. Tignan niyo ang food guide. Napakaraming pwedeng kainin. Ano-ano mga pwedeng kainin, paki-download na lamang po. Dahil pag inisa-isa natin yan, ay abutin tayo dito ng oras. Paki-download niyo po sa levelupwithdriris.com. Join kayo sa group. Nandun din yan. At alamin, pag-aralang maigi kung ano yung mga kakainin natin para tayo gumaling sa sakit. Lahat ng mga pagkain na nasa stop section, ito po'y ihinto na natin kainin. Kasi yan ang pinakasanhi bakit tayo nagkakasakit in the first place. So yun yung una po, ano, maling advice. So tugunan natin yung pinakadahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Tugunan natin yung maling pagkain. Yun po yung una. Ikalawang dahilan ng pagkakasakit, mismong tayo mali ang paniniwala natin. Para bang ang karamihan ng Pilipino, tinatanggap na lang, ano, pag tumanda ako, marami talaga akong magiging sakit. Parang tinanggap na lang. O kaya, sa pamilya ko may diabetes, sa pamilya ko may high blood pressure, tanggap ko na lang, magkakaroon din ako niyan. Ito po ay maling paniniwala. Dahil nga, itong mga sakit na itong nabanggit ko ay lifestyle related. Ibig sabihin, kahit po yan ay meron sa pamilya ninyo, maaari ninyong pababain yung risk na magkaroon kayo niyan. At maaaring baguhin ninyo yung kwento rin ng inyong kalusugan. Hindi kailangan na lahat sa pamilya mo ay may diabetes, may high blood, ikaw rin meron. Pwede po talaga ninyong mabago ito. Kailangan lamang baguhin ang paniniwala. Kayo ang boss ng inyong kalusugan. May pwede po kayong gawin. So baguhin natin itong maling paniniwalang ito. And finally, yung ikatlong dahilan, bakit patuloy lumalala ang sakit mo kahit may gamot ka ng iniinom? Kasi mali yung mga ginagawa mo. Karamihan ng mga tao umaasa na lang sa, oh, kapag nakakain ako ng ganito, yung pagkain na hindi dapat sa aking kalusugan ay dadaanin ko na lang sa gamot.
So, yun yung gagawin na lang, asa sa gamot. Yung ikalawang gagawin ay mag-exercise na lang ako. Tandaan po natin, we cannot out-exercise a bad diet. Hinding-hindi po talaga. Bakit? Dahil mas malaki ang ginagampanan ng nutrisyon, ano po, yung ating pagkain kesa po sa ating pag-eehersisyo, sa ating paggalaw. Hanggat mali ang kinakain nyo, kahit po kayo mag-exercise araw-araw, hindi pa rin mababago. Kaya karamihan nagsasabi, Dok, bakit ganun-ganun at meron pa rin akong sakit, nag-exercise naman ako. Hanggat hindi natin baguhin yung ating kinakain, hindi po magbabago yung estado ng kalusugan natin. And lalo na po ano, yung mga maling paniniwala tungkol sa pagkain na kailangan masyado maraming prutas, for example, kailangan ang kainin natin ay mga multigrain. Lahat po ito ay magpapataas ng ating insulin stimulation. Yung katulad na nabanggit ko kanina, pwede namang kumain ng prutas. Meron namang mga low-carb na prutas, again, matatagpuan dyan sa ating listahan. Pwede rin naman pong kumain ng iba pang mga bagay na pwede nating ipamalit sa mga nakasanayan na nating pagkain, pamalit sa mga multigrain para mas maging healthy po. At tuluyan na tayong gumaling sa inflammasyon doon sa ating mga sakit na dulot nga nitong lifestyle. Just a word of caution tungkol sa exercise, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-exercise. Ako po ay advocate ng pag-exercise. Ang sinasabi ko lamang ay hindi talaga pwedeng madala lang sa pag-exercise kung hindi talaga ninyo babaguhin yung inyong pagkain. So ito napakadalas na paniniwalang mali, kaya kahit na po may gamot, hindi pa rin talaga gumagaling. So sana po nakatulong itong tatlong tips ko sa inyo. Kung kayo'y may iniinom ng mga gamot dyan sa mga lifestyle-related medical conditions po ninyo, mag-isip-isip muna, join po tayo sa ating group. Napakarami ng mga tao ang gumaling na po, wala na talagang iniinom na gamot. Sila ay mas masigla, mas nafe-feel nilang healthier sila ngayon dahil sa ating low-carb at fasting advocacy. Yung pagtutugon talaga doon sa mismong pinagmula ng sakit. Kaya, join na rin po kayo. Nandito po kami para gabayan kayo. Stay healthy and stay low carb.